ko to. Gustong gusto ko to. Hello mga Chesero, mga boss, mga pops. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na yun. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas ng motorcycle units, parts, and accessories. Correct mga Chesero, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga nanonood, sa mga nag-comment. Naku, binabasa po namin yan. Sobrang appreciated po namin yan. And for today's vlog nga po, pag-uusapan naman natin yung bagong aso, yung bagong motorsiklo na pinakahihintay ng mga Chesero dito sa Pilipinas. Ito ang Husky ADB 150. Hindi na paawat si SYM mga Chesero, kaya andito na. Alamin na natin. Correct, pag-usapan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Mga Chesero, palagi na lang may lumalabas ng bagong adventure scooter. Pero syempre ngayong 2024, ang bibida si SYM, flagship under Husky ADV 150, new adventure scooter, hatid ng SYM. Ang SYM isang Taiwanese scooter. Nag-reveal sila ng SYM Husky ADV. At ang target market nito is for urban commuters or sa mga city driving. So in conclusion, yung Husky ADV mga Chesero, position siya as crossover scooter pero more likely pang urban or pang city driving dahil komportable po yung sitting position niya at sa long wheelbase niya. Napaka sarap po niyang imaneho, especially on city, and at the same time pwede rin siya for long driving. So sa mga nakabili na ng Husky from other countries, ang mga nabida nilang pros dito is meron siyang large fuel tank na nagpa-promise ng long range driving. At syempre meron siyang unique attractive appearance design. Pero syempre for safety, meron siyang safety configuration such as traction control system. Meron din siyang ABS. Meron din siyang unique suspension setting para mas maganda yung good road handling. At meron siyang multi-purpose tires that can go on rough and soft and shiny and different types of roads mga Chesero. Crossover nga eh. Pero syempre mga Chesero, presyohan na muna natin ang Husky 150. Ito po ay nagkakahalaga sa SRP ng 152,900 pesos. In the meantime po, cash basis na muna tayo mga Chesero. At maidagdag ko lang din ang mga top features ng Husky 150 mga Chesero. Ito ay ABS dual channel, traction control, may USB charging port, at monorail shock, at saka smart key system. Kaya sa lahat ng mga interesadong kumuha ng Husky 150, ang number po nasa screen. Kaya naman pag-usapan na natin ang buong detalye ng Husky 150 adventure ng SYM. Yes, tamang-tama mga Chesero. Sa harap pa lang, meron siyang unique, attractive design. So panagurado mga Chesero, hindi naman ito tatawaging Husky ADV 150 kung hindi siya mukhang aso. Yes. Pero napakaganda rin itong breed na to. Correct. So, tinitingnan po natin yung white color niya. Well, I can really see a resemblance of a dog. So, makikita niyo po in terms of kanyang windscreen mga Chesero. And then, tamang-tama yung kanyang sa signal light. Nagmukha siyang tenga. Correct. Ayan, correct. So mukha siyang tenga mga Chesero. Then, ito yung mata. Then, ito yung ilong. So, buka talaga siyang buka ng aso, Husky. Oh, alam niyo mga Chesero, no, napakaganda talaga nitong Husky 150 na to. At buti din nila ng SYM dito sa Pilipinas. Tama nga yung sinabi ni Walo, no. Pansin ko yung windscreen pala niya, medyo nakabend na, no. Para yung air niya, hindi talagang kapul na kapul sa'yo talaga. Tama mga Chesero. No? Napakaganda. And then, baba tayo rito, ang kanyang daytime running light, naka-open na. So, nakikita niyo na, ito ay naka-full LED mga Chesero. Correct mga Chesero, wide po yung kanyang ilaw. Mukha siyang mata mga Chesero at very refreshing po yung design kasi ang dami na pong naglabasan ng mga adventure scooter lately at halos magkakamukha sila. Correct. This time pero it's something iba, unique. No? Kaya pala hinihintay ito mga Chesero. Ituloy-tuloy na natin. Ituloy na natin yan. No? Napansin ko dito mga Chesero, meron siyang design ng honeycomb and carbon. Yes, correct. Dito sa gilid,
kabilang gilid. Yes, so very nicely done, mga Chesero. Again, talagang mukha siyang buka, mga Chesero. Tuloy-tuloy na natin. Ituloy na natin yung mga Chesero, no? Ang kanyang front suspension po ay naka-telescopic fork at napansin ko, no, may boots na rin siya rito. Tama, mga Chesero. Isa yan sa mga nagpapatagal ang ating telescopic fork. At ang kanyang fender naman, mga Chesero, very sturdy at syempre, likahabaan din. Safety rin yan para sa ating makina. At unique yung design niya, mga Chesero. Oh, kakaiba yung design ng kanyang fender. Correct. At ang kanyang size ng gulong po sa harapan po ay nasa 120, 70 by 13 at tubeless po siya, mga Chesero. At ang kanyang brake system po ay naka-disc brake at ABS. Wow, mga Chesero. At ang ganda rin ng kanyang mags, mga Chesero. Correct. So, harapan pa lang. Again, mga Chesero, check na check. Designs-wise, mapapalingon ka talaga pag nakita mo. Walang pakita mo rito yung camera kasi no, dito sa may baba natin, no, dito sa may ating diameter na disc brake, merong TCS. Tama, traction control system, mga Chesero. O, diba? Big time. So, ngayon, dahil napag-usapan na natin kung anong meron dito sa harapan, halika na, puntahan naman natin yung kanyang panel. Tara! Gusto ko, yung kanyang panel na color TFT LCD instrument panel to with auto dimming function. Ito yung maganda pero hindi nagyayabang. Correct. Yung kumbaga parang kahit na sa katilikid ka ng araw, makikita mo yung iyong panel. Tama-tama, mga Chesero. So, mapapansin nyo rin po rito, mga Chesero, no? Etong kabilang to, eto yung mga buttons niya for options. Ayan yung pag-adjust na mga gusto ninyo mangyari dyan sa inyong panel and pag gusto nyo i-reset. So, dito naman sa kabila, no, dito sa baba, mapapansin nyo, meron ditong engine check, temperature check, traction control system check, wow, ABS, and yung upper and paddle gauge niya dito, no, speedometer, RPM, ang daming feature, mga Chesero. Oh my God, total odometer and voltmeter. At ba, napakadami. Nakakahingal. So, 2 minutes to mention, pakiresearch nyo lang din po. The joke lang, mga Chesero. So, jam-packed sa features, mga Chesero. And then, moving on. Sa mga buttons niya, mga Chesero. Dito sa left side po, ito yung ating high beam and low beam. At ang maganda dito, meron siyang passing light button. And of course, dito yung kanyang signal at ang kanyang horn. At dito naman po sa ating right side, meron tayong hazard button dito, on and off, itong yellow na to. At meron siya, tayo. At meron po tayo itong engine stop or kill switch at ang ting electric start. Yes, masabi ko lang up close, mga Chesero, yung metal works and then yung rubber, very high quality. Correct, no? Naka naked handlebar tayo. Correct, dito. So tuloy na natin. Napakaganda nito, mga Chesero. Sa baba na tayo, no? Dito po, ito ay naka, itong ignition niya, no? Naka smart keyless din to. Wow. Plus meron tayong USB dito. Yan. So ngayon, kung maglalagay kayo ng ano, mag-charge ng cellphone, di maglagay lang tayo dito ng clamp na cellphone holder. Para mas na-charge natin yung phone natin, may lalagyan tayo dito. Okay, so dito naman sa kabilang side naman, meron tayong bulsa dito. Tingnan natin kung parang naka-side yung bulsa niya, mga Chesero. Cellphone. So hindi siya naka-front, naka-side siya, mga Chesero. Naka-gilid yung kanyang pintuan, mga Chesero, at malaki. At yan, malapad. So, kasha naman. And very consistent po yung design niya sa body, mga Chesero. On top of aesthetic, alam po natin, for aerodynamics din siya, mga Chesero. So, dito, mga Chesero, ang kanyang fuel tank at ang fuel capacity nito, mga Chesero, nasa 15 liters. At ang fuel consumption po nito ay umaabot ng 40 kilometer per liter. Wow! So, syempre, no, hindi ka na rin tatayin siya dahil nasa ignition system naman natin din. Yung mga pag automatic na pagbubuksan natin yung mga fuel cover natin. Tama, mga Chesero. Then we have enough leg room din po on any height. At andito rin po yung Husky 150 emblem. Correct. Natin. At ako naman dito sa seat, no, nalalapanan ako. Maganda to, ah. Naka-camelback siya. Meron siyang lumbar support dito, mga Chesero. Maganda yung kanyang comfortability sa rider. Maganda yung leather. Maganda rin po yung space for the pillow. At syempre, may SYM po tayo dito naka-embossed. At hindi lang yun, ito pa yung sa gilid, napansin ko, kasama sa kanyang pagka-aggressive design, yung kanyang seat may kasama SYM dito. Pag may mga ganyang bakal-bakal, parang ang mayayamanin ng mga motor eh, no? Kaya nga eh, pero nasabi ko nga yung presyo kanili, no? So parang affordable naman eh, sa mga nakakarami dyan. Yeah, siyempre sa mga channel natin, nagkaroon tayo ng alternatibo, pero high quality. Buksan mo na nga yung ano na yan, kanina pa yung binubuksan eh, o yan. Uy, ayan. So malapad naman din pala, so kasha naman dito yung helmet. Probably kasha yung helmet dito kasi
Malalim. Malalim siya, mga Jusero. And then for other spaces, meron din po tayong hook for the helmets dito, mga Jusero. So overall, in terms of the storage, siguro for others, ang feedback nila, may ikalalaki pa yung storage capacity. Ito rin nung kanyang grab bar, mga Jusero. Ay, oo. Yan. And consistent din po yung design nung kanya para foot sa pegs. Pelon, sa foot peg. Mga Jusero, takot na tayo rito. Sa likuran, syempre kung naka-LED ang harap, naka-LED din ang likod. At napakaganda ng daylight niya, no? Mga Jusero. And then, meron siyang combination rito ng carbon-spired with a smooth... Actually, all over the texture. Motorcycle unit, makikita natin yung carbon-inspired na design. Correct. And then, nandito yung ating signal. Hindi siya flexible. Kaya mag-ingat po tayo. Baka mapakiyo. pero hindi naman siya atakaw accident kasi medyo papasok yung signal niya. Pero the design, mostly angular, mga Jusero. So, from front up to the back, medyo angular po yes yung designs niya. Oh, yeah. Makanto. Makanto. And one thing, no, yung kanyang fender, medyo may layo. Correct. May layo. And may tire hugger tayo dito sa likuran. At ang kanyang size ng gulong mga Jusero sa likuran ay nasa... Drum roll! 130/70x13 tubeless. At ang kanyang brake po ay naka-disc brake at ABS. Kasi itong Husky 150 po ay naka-dual ABS. Siyempre! Adventure eh! Kaya kailangan may traction control. Tapos no, may ABS pa. No, mga Jusero, promise. Alam niyo po, napansin ko sa mga nag-test drive dito, ang lagi na lang sinasabi, napakaganda, puro maganda. Ibang klase yung ADB na to ng SYM. Yes, syempre diba? Taiwanese brand, mga Jusero. Correct. Halika nga, so pag-usapan naman natin yung engine niya, kung makina. Bakit gustong-gusto ito ng mga tao. So yung mga Jusero, no, ang engine po ng SYM Husky 150 ay single cylinder, single overhead cam, 4 valves. Wow! Diba? 149.6 cc, liquid cooled, fuel injected. At ang kanyang compression ratio na mga Jusero na sa 11.2:1. At ang kanyang boring stroke po na sa 57.4x57.8mm. At ang kanyang maximum power, ituloy-tuloy na natin yan ha. Ang kanyang maximum power po na sa 10.8kW at 8,000rpm. At ang kanyang maximum torque naman na sa 14.5Nm at 6,000rpm. Wow! Iba! Diyos ko! Oo, sa halagang yan, kumbaga parang yung karamihan yan yung mga hinahanap eh. Correct. So, dimensions natin, tignan natin. Alika, napakaganda na ito. Ayan, ititest po ni Jusero, mga Jusero, ang Husky ADV 150. So, dimensions niya, naka-upright seating position siya. Ang length niya is 1,980x780x1,225mm na may wheelbase na 1,390mm na may ground clearance na 117mm. Sabi nga nila, medyo may kababaan, pero mapagtsatsagaan, mga Jusero. Seat height, 785mm na may weight na 150kg. Paandarin mo na kaya yan. Gusto ko eh, pero may mga kotse din eh, no? Baka ano eh, sagaba lang. So anong masasabi mo dyan? Ang masasabi ko, napaka komportable para sa akin, napaka magaan siya para sa akin. Mapapawoof-woof ka na ba dyan? Ha? Mapapatahol ka na ba? Siberian Husky pala yung sinasabi eh, no? Napaganda mga Jusero. Gusto ko to, gusto ko rin paandarin. Ang problema lang po, may mga nakaharang na mga pumapasok dito. So, istorbo ako masyado. Pero, gusto ko siya. Wow. Yan. Gusto ko to. Gustong-gusto ko to. Alam mo mga Jusero, komportable, no? Pati yung pag-andar ko, nakita niya naman kanina, diba? Hindi parang gumaganong ganun ka. At magaang siya, diba? Magaang siya, okay dito. Hindi naman tumatama yung kanyang handlebars sa mga tuhod ko. At pag nagmamaneuver ka, walang problema. Sarap nito, ha? Hindi ko na kaya ito. Bilisan mo, marami na naka-line up. So mga Jusero, no, sa lahat po ng gustong mga or... Mag-inquire kung available ba ang Husky. Actually, available po. Lalo na lalabas na siya. Marami yung unit sa by July. Pero kung gusto niyo po makakuha agad, makapag-reserve na po kayo. I-research nyo lang po sa screen. Nakalagay po dyan yung Sakoshi Yulago branch. And hanapin nyo lang po si Sir Papong.
from Monday to Sunday. Yes, mga Chasero, very limited units lang po, mga Chasero, for the first batch. So, una-unahan na po, kuha na, reserve na. Kasi, kumbaga parang, ang dami kasi yung mga naghahanap talaga nito. Okay? Ayan, so next. Ayos.